Good day everyone! Awesome din sa lahat! Welcome sa aking channel, Exploring Israel. At today's video mga kapatid, isishare ko sa inyo ang picture na aking hinihingi mga kapatid sa aking friend na si Guide Ahmad. At Bethlehem po siya at nakita ko sa kanyang Facebook na napunta po siya ng Hebron mga kapatid. And I saw this picture. Napaka-amazing mga kapatid kasi nga here in Hebron, makikita niyo po na napicturean niya yung 7 kilograms na ubas. Nakaka-amaze mga kapatid kasi nga bakit ko ito i-share sa inyo? Because way back during the time of Moses mga kapatid, no, when they searched this land of Israel, eh nagkuman po si Moses na magpadala muna bago po sila pumasok dito sa Israel, is he sent 12 spies. Kasama na po diyan si Joshua at si Caleb. So yung 12 na to mga kapatid, they scouted this land of Israel and napunta po sila sa Hebron. And in the valley of Eshcol mga kapatid, nakita nila that this land is of Israel is indeed the land flowing with milk and honey. And in short, sa lugar din na yun mga kapatid, sabi sa Numbers chapter 13 verse 23, pumitas po sila ng mga ubas doon mga kapatid, at during their time mas malalaki pa po. Kaya nga sa sobrang laki mga kapatid ng cluster is talagang binuhat nila at gumamit sila ng kahoy na napasan-pasan ng dalawang tao doon po sa Hebron. In short mga kapatid, ay napakasagana po yung lugar na yon. And it's a sign that indeed Israel is a land flowing with milk and honey. Hindi lang po doon grapes ang kanilang kinuha, kundi pati na rin po yung pomegranates and figs. So ayan mga kapatid, bigyan ko lang kayo ng idea about Hebron. Actually na-divide po yung Hebron sa dalawang bahagi. And yung pinaka malaking bahagi mga kapatid ay napunta po sa Palestinian Authority. And kunti lang po mga kapatid, sa 20% was under Israel. So, ang Hebron mga kapatid is one of the largest city in Palestine next to Gaza. Hebron is a Palestinian city, 30 kilometers or 19 miles south of Jerusalem. Hebron mga kapatid is part of Judean Mountain. Nasa 930 meters or 3,050 feet sea level yung taas na ito mga kapatid. Kaya yung place na yon, ang Hebron ay napakaganda mga kapatid. Isa sa mga best place here in Israel na pwede pong taniman ng mga ubas kasi nga po hindi po mainit at hindi rin po sobrang lamig. Kaya no wonder ang mga ubas dito ay masaganang masayang tumutubo at masaganang tumutubo. Kaya napakalalaki rin mga kapatid yung harvest dito. During this time, almost nasa 250,000 or tumaas na mga kapatid ang nakatira doon sa Hebron. At syempre, isa po sa famous sa lugar na ito mga kapatid because Hebron ay naging kilala because this is the burial place of the patriarch. Ibig sabihin, yung mga ninuno nila mga kapatid, dahil dyan po nilibing, Hebron is the place where Abraham bought a parcel of land para sa kanyang asawa na si Sarai. At kalaunan mga kapatid ay doon din nilibing si Abraham at yung kanyang anak na si mga kapatid at syempre yung kanyang asawa na si Rebecca at si Jacob at yung asawa ni Jacob na si Leah. So isa lang po na babae na asawa ni Jacob yung hindi po nasama sa kanila, si Rachel, which she died after giving birth to Benjamin nung papunta po sila ng Bethlehem. So ayan mga kapatid, I hope and pray na meron po tayo natutunan sa video na to. So maraming salamat ulit sa aking friend na si Guide Ahmad from Bethlehem na pumayag na ipahiram niya sa akin yung picture mga kapatid. And gusto niyo pong makita yung kagandahan ng Palestine, i-search niyo po yung kanyang pangalan and makita niyo po mga kapatid yung kanyang shot bilang isang photographer. So maraming salamat. Kung meron po kayong mga karagdagan mga kapatid sa video na to, ilagay niyo po sa ating comment section. At syempre huwag niyo po kalimutang i-like at mag-subscribe sa ating channel para sa mga susunod pa na videos na ating gagawin. So awesome day sa lahat. Paalam.